Pebrero a 11 taong 2013, isang kaganapan ang gumulat ng atakihin ng nasa humigit 200 membro ng tinaguriang Royal Army of Sulu ang kalupaan ng Sabah sa pamumuno ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Kiram III. Ang itinangkang muling pagbawi ng lupain sa Sabah noong 2013 sa pamumuno ng Sultanato ng Sulu ay talagang nagresulta sa isang madugong sagupaan. Umabot ng humigit isang buwan ang naging palitan ng balas sa pagitan ng mismong tauhan ng Sultanato ng Sulu laban sa puwersang hukbo ng Malaysia. Ang naturang kalupaan ng Sabah ay naging laman na ng kontrobersiya sa loob ng halos 6 na dekada mula nang ito'y angkinin at kontrolahin ng bansang Malaysia. Ngunit sadyang patuloy pa rin iginit ng Sultanato ng Sulu na ang lupaing ito ay talagang kanilang pagmamayari na siyang pamana pa umano mula sa kanilang mga kanununuan. Kung kaya't ang tanong, paano nga ba napa sa kamay ng Malaysia ang naturang lupain ng Sabah? At paano rin nga ba ito naging punot dulo sa maagresibong alitan sa pagitan ng Sultanato ng Sulu at ng bansang Malaysia na minsan ang humantong sa madugong labanan? Bago natin tatalakayin ang storya ukol sa naging sagupaan ng tinaguriang Royal Army of Sulu laban sa puwersang hukbo ng Malaysia noong 2013, dumako na muna tayo sa kung paano nga ba nagsimula ang kaganapan hinggil sa usaping Sabah. Ang usaping Sabah ay tila ba isa na sa pinakasensitibong tema na tila naghatid mitya sa pagitan ng Pilipinas at bansang Malaysia. Ang lupain ng Sabah na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo na kasalukuyang pinamamahalaan ng bansang Malaysia ay isang teritoryong dati ng pinagmamayarian ng Pilipinas o lalo't mismo ng Sultanato ng Sulu. Ngunit paano nga ba nagsimula ang Sultanate of Sulu? Ang Sultanato ng Sulu ay natatag at nabuo noong 15th siglo o 15th century. Ito ay nang mapadpad sa naturang arkipelago ang nagngangalang Sharif Abubakar Abirin Al-Hashmi na isang Arab Muslim explorer na kalaunay nakapag-asawa ng isang prinsesa na galing sa angkan ng royal family ng Sulu na nagresulta sa pagtatag niya ng Sultanate of Sulu. Bagamat nasa ilaliman ito ng impluensya ng Imperyong Brunei, kalaunay taong 1578 nakamit na rin ito ang inaasam-asam na kalayaan at pinamumunuan ng mga Muslim sa ilalim ng Sultanato ng Sulu. Ngunit sa pagdaan ng panahon taong 1658, isang digmaang sibil ang sumiklab sa mismong imperyo ng Brunei kung saan nagnanais itong mapatalsik ang namumunong sultan. At nang dahil tila dihado ang naging kalagayan ng imperyo laban sa mga nag-aalsa, dito na humingi ng tulong ang sultan ng Brunei sa Sultanato ng Sulu. At isa nga sa mga ipinadalang mandirigma ay ang nooy mga magigiting na lahi ng taosog na isa sa pinakakinakakatakutang lahi pagdating sa digmaan. At nang kalaunay napuksa na ang rebelyon sa imperyo ng Brunei, sa tulong na rin ng mga mandirigmang taosog, ginantimpalaan at binigyan ng malaking bahagi ng kalupaan ang Sultanato ng Sulu at ito ay ang mismong lupain sa hilagang parte ng Borneo, ang Sabah. Kung kaya't ang nooy Sultanate of Sulu lamang ay naging Sultanate of Sulu and North Borneo na. Sa pagdaan ng panahon, naging maayos ang pagpapatakbo sa kalupaan ng Sabah kung saan naging sentro ito ng kalakalan sa ilalim ng pamamahala ng Sultan ng Sulu. Ngunit nang dumating ang mga mananakop sa isla ng Borneo, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin? Nagsimula ng sumibol ang gulo at labanan sa ilang bahagi ng isla at unti-unti na ring lumaganap ang presensya ng mga Briton. Hanggang kalaunay, umabot na nga sa punto kung saan taong 1878 ang sagana at maunlad na lupain ng Sabah na pagmamayari ng Sultan ng Sulu ay napagkasundo ang uupahan ng isang kumpanyang pagmamayari ng Briton, ang British North Borneo Company. Ang naturang kasunduan na tinatawag bilang Pajak Agreement ay nilagdaan ng mismong Sultan ng Sulu na si Muhammad Jamulul Alam. Nakasaad sa naturang kasunduan ang taunang pagbabayad ng mga Briton sa Sultanato ng Sulu ng halagang 5,300 Mexican Gold. Ngunit nang sumiklab ang World War II, nadihado at natalo ng mismong Briton ang mga Hapon na pilit sumakop sa isla ng Borneo. Kung kaya't dito na naging isang British colony ang naturang isla kasama na ang lupain ng Sabah. At sa loob ng ilang taong pamamahala ng British colony sa isla ng Borneo, taong 1963, itinaguyod ng Briton ang tinatawag na Federation of Malaya kung saan tuluyan ang binitawan ang mga lupain kanilang nasasakop at ipinauubaya na sa kamay ng mga taga-Borneo at
at Malay. At isa nga sa mga teritoryong napasama sa pamamahala ng Malaysia ay ang mismong parte sa hilagang bahagi ng Borneo, ang lupain ng Sabah. Kung kaya't sa mga panahong iyon, tuluyan ng hininto ng kumpanyang pagmamay-ari ng Briton ang naging kasunduan nila sa Padjak Agreement sa kadahilanan na ang naturang teritoryo ay pinanghahawakan na at kontrolado ng bansang Malaysia. Ngunit kalaunan sa parehong taon, napagkasunduan rin ang usaping taunang pagbabayad kung saan Malaysia na ang sasagot dito sa halagang 77,000 pesos bawat taon. Ngunit bago pa man napa sa kamay ng bansang Malaysia ang teritoryo ng Sabah noong 1963, taong 1962 pa nang binigyang otoridad na ng mismong sultan ng Sulu ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagbawi sa naturang lupain ng Sabah. Agara naman itong tinugunan ng nooy Pangulong Diosdado Macapagal kung saan nagpadala ito ng sulat sa gobyerno ng United Kingdom upang igiit na ang lupain ng Sabah ay dapat na ibalik sa Pilipinas at hindi sa bansang Malaysia. Nagsampa rin ng kaso sa mismong International Court of Justice ang nooy Pangulo. Ngunit sadyang hindi kinilala ng Malaysia ang ginawang pag-aksyon ng Pilipinas kung kaya't kalaunay napawalang silbi lang din ang isinampang kaso. Hanggat dumaan ang taon kung saan tila ba unti-unti nang hindi kaanong nabigyang pansin ang naging hingain ng mga kaanak ng sultan sa Sulu ukol sa kanilang planong pagbawi sa teritoryo ng Sabah. Pebrero 11 taong 2013, isang pangkat ng mga militanteng kalalakihan ang dumaong sa Lahad Dato District ng Sabah, Malaysia. Ang pangkat na ito na tinatayang nasa humigit 200 bilang ang miyembro ay ang umano'y tinaguri ang Royal Security Forces of Sultanate of Sulu in North Borneo na nanggagaling pa sa Simunol Tawi-Tawi. Ang pangkat na ito ay ang umano'y mga tapat na tauhan ni Sultan Jamalul Kiram III na kaapu-apuhan na ng mga nagdaang sultan. Ngunit nang malaman ng mismong Malaysian Authority ang naging pakay ng militanteng grupo, agaran itong nagpadala ng mga dagdag na military sa naturang lugar upang siguraduhin hindi mananai ang naturang pakay ng umano'y Sulu Royal Security Forces. Agaran ring nagsagawa ng mga negosasyon ang parehong panig, ngunit sadyang nanindigan ang sultan sa kanyang pakay ukol sa pagbawi sa naturang teritoryo. Hanggang February 26 taong 2013, nakiusap si Nooy Pangulong Noynoy Aquino kay Sultan Jamalul Kiram III at sinabing hanggat maaga pa ay lisanin na umano ni Jamalul ang pwersa nito sa Malaysia nang dahil sadyang kapahamakan lamang umano ang kakahantungan nito. Ngunit sadyang hindi nagpatinag si Jamalul sa naging pahayag ng Pangulo at sinabing dismayado umano ito sa naging aksyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa kadahilanan na hindi man lang umano ito sumuporta sa ginawa nilang pagbawi sa Sabah na kanilang pinaniniwala ang parte at pagmamay-ari ng Pilipinas. March 1 ng parehong taon, 3 araw matapos ang di umano'y ibinigayang deadline ng Malaysian Authority sa mga tauhan ni Jamalul na umalis sa Lahad Dato District, nagsimula ng magpalitan ng putok ang Malaysian Forces laban sa mga militanteng grupo ni Sultan Jamalul Kiram. Agarang naitala ang pagkasawi ng 10 bilang ng mga tauhan ni Jamalul Kiram at ayon pa, niratrat at inisa-isa umano sila ng mga sniper ng Malaysian Forces. Bagay na talagang dihado ang pwersa ni Jamalul nang dahil iilan lamang umano sa kanila ang may bitbit na armas at karamihan lamang umano sa kanilang bitbit ay mga bulo at patalim. Kasunod na araw, March 2, 2013, ayon kay Royal Malaysian Police Inspector General Ismail Omar na may namataan umanong 10 kalalakihan sa distrito ng Konak kung saan may iilan ditong nakasuot ng military fatigue na pinaniniwala ang bahagi ito sa pwersang ipinadala ni Sultan Jamalul Kiram. Bagay na siyang mas tinaasan lalo ang seguridad ng lugar at ipinadala ang tinatawag na Royal Malay Regiment na isa sa pinakamatinik na special forces ng bansang Malaysia. Kasunod na araw, March 3, 2013, sadyang hindi pa rin pinanghinaan ng loob ang mga maylahing tausog na tauhan ni Jamalul Kiram. Bandang 6:30 ng umaga, hinarang at inambush ng mga Sultanate Forces ang mga Malaysian Police na nagsasagawa ng surveillance operation. Kaagad na nadali sa mismong pang-ambush ang mismong superintendent ng pangkat at 4 nitong operatiba. At sa patuloy na sagupaan, naitala na lamang ang bigla ang pagkawala ng 23 bilang ng mga Malaysian
Malaysian police officer na itala rin ang pagkabihag ng apat na pulis kung saan lasuglasog at bugot ulo na itong natagpuan ng mismong mga otoridad. Bagay na talagang ikinabahala ng mismong Malaysian Forces ang naging marahas na aksyon ng mga tauhan ni Jamalul Kiram. Ayon pa sa isang pahayagan sa Malaysia na tila parang ginamitan umano ng black magic ang pamamaraan ng pagpatay sa mga natagpuang bangkay ng mga pulisya. Ngunit sadyang purong pagkabiyasa lamang ang ginamit na taktika ng mga mandirigmang taosog na minsan ang isa sa pinakakinatatakutang lahi sa buong mundo pagdating sa digmaan. At nang dahil tila dihado ang naging kalagayan ng Malaysian Forces kahit patlamang na lamang ito sa kagamitan at bilang March 5, 2013, ginamit na ng Malaysia ang kanilang nagmamalakasang F-A-18 jet fighters at Hawk fighters laban sa 200 bilang na mga tauhang taosog ni Sultan Jamalul Kiram. Dito na walang habas na binomba ng Royal Malaysian Forces ang mismong hideout ng mga tauhan ni Jamalul. Pinaulanan din ito ng mga nagmamalakihang mortar gamit ang mga howitzers at sinabayan pa ng pag-atake ng sandamakmak na pwersa ng mga kasundaluhan. Bagay na talagang wala ng takas at dihadong-dihado na ang mga tauhan ni Jamalul na humantong na nga sa pagtakas ng mga ito. Matapos ang pagsalakay, tumambad na lamang ang nasa humigit 50 bilang ng mga tauhan ni Jamalul na wala ng buhay. Nasa humigit 100 na rin dito ang nahuli at may iilang nakatakas din pabalik sa sulu. Habang sa panig ng Malaysian Forces na itala rin ang 12 bilang ng mga sugatan at 10 bilang rin ng mga nasawi. Ayon pa sa pahayag ng mismong sultan na sadyang lumang armas lamang ang bitbit ng mga tauhan nito na may kasamang itak, bolo at iilang mga patalim. Ngunit sadyang tinapatan umano ito ng halos aabot sa 1,000 bilang ng mga kasundaluhan ng Malaysia gamit ang kanilang mga armored combat vehicle at mga nagmamalakasang fighter jets. Ngunit sa pagdaan ng panahon February 28, 2022 na ipanalo ng Pilipinas ang isinampang kaso nito ukol sa claim natin sa lupain ng Sabah. Ngunit sadyang kagaya ng ginawa rin ng China, ibinasura at hindi tinanggap ng Malaysian government ang naging desisyon ng International Court na Pilipinas nga ang tunay na nagmamay-ari sa kalupaan ng Sabah. Kung kaya't hanggang sa kasalukuyan, bagamat sa legalidad ay napatunayan na na atin ang naturang teritoryo, tila pahirapan pa rin itong makuha ng ating gobyerno sa kadaylanan na talagang naitatag na ng Malaysia ang kanilang nagmamalakasang pwersa sa naturang lugar at kung ipipilit man, malamang sa malamang, hahantong ito sa isang digmaan.